Magandang araw sa inyong lahat at ako na naman ay nagbabalik si Teacher Jafet para sa JNR Classroom. May panibago na naman tayong aralin at ito ay ang tatlong aspekto ng pandiwa. Ngunit bago ako magsimula sa pagtatalakay nito, gusto ko munang mag-shoutout kay Manila Boy na very supportive sa channel na ito. So Manila Boy, naway magpatuloy ka sa pag-support dito. At sa iba din na nagko-comment na, marami ding salamat at naway meron din kayong napupulot na mga importanteng lessons na nakatutulong din sa inyong pag-aaral. So, go, go, go lang! Aral lang ng aral at alam kong makukuha niyo din ang tagumpay sa inyong kinabukasan. At sa lahat na bago pa sa channel na ito, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe diyan upang updated kayo sa lahat ng upcoming videos. So, ito na nga ang tatlong aspekto ng pandiwa. Ngunit, bago ko muna talagang itatalakay ang tatlong ito, ano nga ba ang pandiwa? Okay, mukhang nahihirapan tayo sa mga terminong Tagalog. Ngunit ang pandiwa, wag na wag niyong kalimutan, in English yan ay verb. Okay, yan ay verb. So, alam naman natin na ang verb tells an action or verbs are action words. So, sa madaling sabi, ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos. So, ang unang aspekto ng pandiwa ay tinatawag nating perspektibo or aspektong pangnakaraan. Ang ikalawa naman ay tinatawag na imperspektibo or aspektong pangkasalukuyan at ang ikatlo naman ay tinatawag na contemplatibo or aspektong panghinaharap. So, upang mas maintindihan pa natin, magbibigay ako ng isang salita at bibigyan ko ito ng tatlong aspekto ng pandiwa nito. So, ang salitang ito ay ang takbo, okay? Ang salitang ugat na takbo at ang panlaping So, tumakbo. Alam nyo ba na ang perspektibong aspekto nito ay tumakbo? Alright! At ang imperspektibong aspekto naman nito ay tumatakbo. Okay! At ang kontemplatibong aspekto naman nito ay tatakbo. Alright! Una, ang perspektibo or ang aspektong pangnakaraan. Ito ay nagsasaad na ang kilos o gawain ay natapos ng gawin. Alright, so from the word aspektong pangnakaraan, okay? Ito ay nakaraan, noong nakaraan, lumipas na, natapos na, okay? So, yan ay tumakbo. Alright, ang ikalawa naman ay tinatawag nating imperspektibo or ang aspektong pangkasalukuyan. So, ito ay nagsasaad ng mga kilos o gawaing ginagawa sa kasalukuyan. Now, current. So, ngayon talaga, hindi noon, hindi sa darating na panahon, kundi now. As in now, as in ngayon talaga. So, kung ang perspektibo ay tumakbo, ang imperspektibo niyan ay tumatakbo. Alright. Ang ikatlo namang aspekto ng pandiwa ay tinatawag nating contemplatibo or aspektong panghinaharap. Ito ay nagsasaad ng mga kilos o gawain na hindi pa sinisimulan o gagawin pa lamang. Right. That's right. Upang maintindihan niyo pa, magbibigay ako ng graph dito na nagpapakita ng perspektibo, nagpapakita ng imperspektibo at ng kontemplatibo. So, bigyan natin ang salitang nag plus mahal. Ang perspektibong salita ay tinatawag nating nagmahal. So, yan ang perspektibo. Nagmahal. Ano naman kaya ang
imperfectibong aspekto ng nagmahal. Okay, very good. Yan ay magiging nagmamahal. Alright. Now, how about... Okay, magmamahal. Alright. How about ang salitang naghugas? Okay, ang perfectibo niyan ay naghugas. Ang imperfectibo ay naghuhugas. Ang contemplatibo naman ay maghuhugas. Oh, sana naman ay nakita nyo ang pattern nito. Another example. Perfectibo, nagluto. Imperfectibo, nagluluto. At ang contemplatibo ay magluluto. Perfectibo, naglinis. Imperfectibo, naglilinis. At contemplatibo, maglilinis. Alright, so tapos na tayo sa panglaping nag at mag. Pupunta naman tayo sa panglaping ung. Okay, perfectibo, kumain. Imperfectibo, kumakain. At contemplatibo, kakain. Alright, perfectibo, tumalon. Imperfectibo, tumatalon. At contemplatibo, tatalon. Okay, mas madaling intindihin ito sa English. Simple lang. Ito ay tinatawag nating past tense ang perfectibo. At present tense naman ang imperfectibo. Future tense naman ang contemplatibo. At diyan lang nagtatapos ang ating aralin. So, paalala lang para sa iyo. Inuuri man ang mga pandiwang ito, meron man tayong tinatawag na perfectibo or imperfective, imperfectibo or contemplatibo. Basta lahat ng ito ay mga salitang kilos. Huwag na huwag lang nating kalimutan na tayo talaga ay gumawa ng mabubuting kilos. Yung bang mas mabuti nang nagmamahalan tayo kesa sa nag-aaway tayo? Yung bang mas mabuti nang nagbibigayan tayo kesa sa nagdadamutan tayo? At i-share ko na rin sa inyo ang napakagandang araling mapupulot natin mula sa Matthew 7:12. Yun ay ang do unto others what you want others to do unto you. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Again, yan ay nasa Matthew 7:12 or the golden rule. Again, do unto others what you want others to do unto you. At dyan lang nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat!